ayusin natin yung ano mo ha, yung distansya mo dyan sa sinusundan mo. So ito, napakaganda nitong distansya na to. Okay. Yung ganyang kalayo, ilang putol-putol na guhit nasa inyo. Siguro nasa 6 yan, no? Nag-aaral ka ba eh. Maganda yan. So pag yung medyo malapit ka sa kanya, okay, so dapat ang distansya mo lagi sa kanya, at least 3 guhit. Pinaka-the-best sa'yo ngayon kasi nag-aaral ka pa lang, no? Maganda pala tandaan kasi ang mga guhit-guhit na yan, kasi lagi may guhit sa kalsada, itong putol-putol na raw, no? So yung ano kasi, yung distansya, limbawa yung distansya, hindi mo pa yan ma-identify kung gaano kalayo. Limbawa yung sinasabing 2 sasakyan dapat sa pagitan nyo, no? So ang katumbas din noon, lagi nasa 3 guhit, no? Kaya dyan sa guhit kasi pag nakita mo, accurate yan. Nandiyan ka mag-preface sa guhit na yan. Okay. Hindi na natin dyan mamaya yung pag nalapitan natin yung ano, sakyan. Ano. So ngayon, wala kang nasa una. No? Kaya okay na okay. So binabantayan mo lang dyan yung possible na pumasok sa gitna. No? Yung possible na pumasok dyan sa gitna. Dito sa dinadaanan mo. Within 30 meters. Ayan, na tricycle na yan. No? Sinyaman mo kagad, okay, wala naman, go. So malayo pa lang, binabasa mo na agad ang galaw ng mga sakyan. Sabon. Dito tayo sa kanan. Diretso ka lang. Sundan mo lang yung guhit na yan. Yan, okay, go. Yan. So nalalaglag ka pa sa guhit, ha. So importante na, pag dinetrace mo yung kalsada mo, kahit kurbata yan, dapat hindi ka nawawala sa linya. Nasa loob ka pa rin ng kalsada mo, ha? So, sige, pilitin mo na makuha yan, no? Yan ang gagawin mo exercise. So, palatandaan mo lang dyan yung guhit lagi. Hindi ka ginagayit ka ng guhit na yon. Eh, 2 guhit naman yan, kaliwa at kanan. So, tingin ka sa kaliwa, tingin sa kanan, gano'n, no? Tapos yung, tanaw mo siya, lumalayo ka, no? Okay? So, bumibilis din, no? So, di mo ramdam? Okay? So, ganun talaga pag pagkuha ka, di mo ramdam ka. Okay. Yan. Ha, kala mo mabagal pa rin. Kasi, excitement. Yan. Excited, ano. So, kailangan ramdam mo yun. Yung bilis na yun. Ha? Kailangan maramdaman mo yun. So, pag alam mo, parang iba na yung galaw ng sakyan mo, so, apa ka na kagad ng konting break. Ano? Mag-slow down tayo. Papatayin natin yung konting, yung bilis na. Ano? Yan, slow down ka, slow down. Slow down. Kasi may mga sakyan na gano'n, no? Gustong pumasok. Basta dyan sa ano mong yan, sa kalsada mong ito, okay? Mga 30 meters, gano'n ka lang yung 30 meters. Ayan lang sa sinusundan mong yun, no? Ayan, no? Ha? Pag may pumasok dyan na bigla at ang takbo mo, medyo mabilis, okay? So, pwedeng hindi yung matansya yun, dar-darat yun, salpo ka doon sa kanya. Kaya yung bawat galaw, kaya yung motor na to, yung tricycle na yan, no? Dapat yun, na-identify mo na agad yung galaw niya yun, na anticipate mo na agad. So, nag-move siya na agad. So, kailangan, ang gagawin mo doon, ay mag-minor ka na, ano? Ha? Hindi pwede yung dire-diretso, walang pakialam sa paligid na. Kasi bawat galaw ng sakyan na papasok sa'yo, dapat monitor mo yun. Okay? So, sige. Ito lang kalsada natin, ha? Tingnan mo yung guhit na yan. Babasyan mo lang yung guhit na yan. Okay, so tingnan mo kung may nakapasok sa kalsada mo. Yan, o. Sige, pagkagapang lang. Ayan, yung tricycle nakapasok sa kalsada mo, di ba? So itong tricycle na to, tingnan mo siya, yung galaw. Observahan mo, okay? Yan, dito naman sundan mo yung guhit na yan, o. Yan, dyan sa kaliwa mo, dyan sa kaliwa itong guhit na to. Yan, yan yung trace mo. Diretso ka lang. Kailangan, hindi ka nalalaglag yan, ha? Huwag mong sasagasaan yung guhit nila. Kasi kung may mabilis sa likod, mabilis yung nasunahan. So, iwas tayo ng sabit, no? Okay? So, observa mo, kung may nakasignal, kakaliwa, may nakasignal ng kaliwa, may nakasignal ng kanan. Okay? So, obserbahan mo yun, ha? Mula doon sa sinusundan mo na yun. So, dapat nandun ang mata mo, abot ang mata mo doon, no? Tapos yung nandito sa gilid. Okay? Diretso lang tayo, ha? Observa ko yung galaw mo.